Noong 2003, isang babaeng sundalong Amerikana ang binihag ng mga militanteng Iraqis matapos ambushin ang kanilang konvoy nang maligaw ito sa balwarte ng kalaban sa loob ng Iraq. Sa halos isang buwan siyang pinaghahanap, walang ni isang impormasyon ng US military sa kanyang totoong kalagayan at lokasyon, kaya wala nang umasang makikita pa siyang buhay. Hanggang sa isang estranghero ang aksidenteng nalaman ng kanyang kinaroroonan. Walang sinayang na oras, pinagsanib at pinadala agad ng US military ang pinakamagigiting nilang pwersa pagdating sa bakbakan, ang Navy SEALs, Green Beret at Delta Force, upang bawiin sa kamay ng mga militante ang babaeng sundalong kanilang dinukot at iparamdam sa mga kolokoy ang bangis ng pwersa ng sandatahang lakas ng Amerika. Ito ang malupit na rescue operation kay Private First Class Jessica Lynch na tinaguri ang isa sa pinakamapangahas at pinakamalaking operasyon na ginawa ng US military sa kasagsagan ng gera sa Iraq. Bago pa man binalot ng kadakilaan at kontrobersya ang buhay ni Jessica Lynch, siya muna ay isang proud na promdi mula sa maliit na komunidad sa Palestine, West Virginia, USA. Laki sa simple at payak na pamumuhay ang batang Jessica. Ngunit kasabay ng kanyang tahimik na paglaki sa munting nayon, siya ring paglaki ng problema ng pamilya Lynch sa kanyang pagtanda. Lumaking hikaho sa buhay si Jessica, pati na ang kanyang kuya. Sa katunayan, dahil sa naghihingalong pinansyal na estado ng kanyang pamilya, minarapat ng kanyang mga magulang na sina Didre Lynch at Gregory Lynch Sr. na patigilin na muna sa pag-aaral ang kuya ni Jessica habang dumidiskarte kung paano nila itataguyod ang munti nilang pamilya. At sa kanilang paghahanap-hanap, tila tumambad sa pamilya Lynch ang isang malaking oportunidad. Taong 2000, isang army recruiter ang nakilala ng pamilya Lynch. Bagamat 17 years old pa lamang si Jessica noong mga panahon na yon, tila nakita na nila ang kanilang hinahanap, ang daan palabas ng kahirapan. Para kay Jessica at sa kanyang pamilya, isang mabilis, mabuti at marangal na paraan ang pagpasok sa sandatahang lakas ng United States upang maiangat ang estado ng kanilang pamumuhay. Bagamat maluwag at kusang loob ang tila pag-ayo ni Jessica sa plano ng kanyang mga magulang na pumasok ito sa US Forces, isang babala ang iniwan sa kanila ng kaibigan nilang army recruiter. Ayon sa kanya, may nagbabadyang panganib na kakaharapin ng kanilang bansa. May posibilidad ng terorismo na mangyayari sa loob mismo ng kanilang teritoryo at malaki ang tsansang sasabak sa malakihang gera ang United States sa lalong madaling panahon. Kahit na malinaw at seryoso ang pagkasabi ng army recruiter kay Jessica ng matinding panganib na kaakibat na kanyang pagpasok sa pwersa, sa isip-isip niya, hindi naman yun mangyayari sa kanya dahil wala naman siyang nababalitaan ng mga gantong klaseng pag-atake sa United States noong mga panahon na yon. Ngunit paglipas ng isang taon, September 11 noong 2001, nangyari ang kutob at kinatatakutan ng lahat. At dito naging malinaw kay Jessica na hindi lamang tulong pinansyal ang pagpasok sa US Forces, kundi tulong na rin na ipagtanggol ang minamahal niyang bansa laban sa mga gustong manggulo dito. September 19, 2001, opisyal na inumpisahan ni Jessica ang kanyang basic military training sa Fort Jackson, South Carolina. Matapos ang ilang panahon, agad naman niyang tinapos ang kanyang Advanced Individual Training para sa kanyang MOS o Military Occupational Specialty sa Fort Lee, Virginia. Sa loob ng halos 2 taon, tila smooth sailing naman ang military career ni Jessica. Dahil na rin sa malakihang life decision niyang ito, natulungan na rin ni Jessica ang kanyang mga magulang na paangatin ang antas ng kanilang pamumuhay. Unti-unti nang gumiginhawa ang dating kapos-kapos na pamilyang Lynch. Ika nga sa wikang Ingles, everything's looking good. Ngunit pagpasok ng taong 2003, pagtapos makawala sa gapos ng kahirapan, ibang gapos naman ang kailangang tiisin, bunuin at takasan ni Private First Class Jessica Lynch. Nang taon na yon, nadistino si Jessica sa Iraq, sa pusod mismo ng itinuturing ng US noon na kanilang kaaway. At noong March 23, ang convoy ng 507 Maintenance Company ng 3rd Combat Support Battalion Elements kung nasaan kasama si Jessica ay napasailalim sa isang hindi inaasahang trahedya. Nang magkamali ito ng liko papunta sa nag-aabang na puwersa ng kalaban sa Nasiriya, Iraq. At sa puntong ito, literal na bumaliktad ang mundo ng dating simpleng country girl. Ang Humvee na kanyang sinasakyan na bahagi ng convoy ay dinadrive ng kanyang matalik na kaibigan sa US Forces na si Lori Pestewa. Bagamat equipped ang bawat military vehicle ng GPS receivers, tila naligaw at nagkamali ng liko ang naturang convoy dahil ano pang direktang mapunta ang grupo sa isang ambush.
Hindi tulad ng mga commercial GPS systems, ang military GPS systems ay nagbibigay lamang ng mga grid references para sa madaling paghahambing. Hindi tulad ng Waze o Google Maps ang kanilang gamit na ginaguide ang user sa tamang liko o direksyon. Ang military GPS systems ay gumagamit ng coordinates upang matunto ng lokasyon na dapat puntahan ng mga personnel. Ilang sandali lamang matapos ang literal na biglang liko. Literal naman na tumalsik at umikot ang Humvee na sinasakyan ni Jessica at bumangga sa isang traktora na nakaparada. Pagpaling nila sa isang kanto, isang RPG o rocket-propelled grenade at nagliparang mga bala na pala ang naghihintay sa kanila. Dahil dito, labing isa na magigiting na sundalo agad na nasa ibang sasakyan ang pumanaw. At para kay Jessica, hudyat pa lamang ito ng panibagong paghihirap na kailangan niyang tiisin. Bukod sa tinamong malulubhang injuries, siya ngayon ay nabihag bilang prisoner of war ng mga Iraqi militia. At sa mga oras na ito, walang ibang umeeko na boses sa kanyang isip kundi ang warning ng army recruiter sa kanya noong una. Ang kaibahan lang, wala sa sariling teritoryo si Jessica. Ang kanyang buhay ay nakasalalay ngayon sa mga kalabang Iraqis. Inireport si Jessica bilang MIA o Missing in Action kasama ng kanyang kaibigan na si Lori Piestewa. Sa kanilang paghahanap, 5 mga sundalo na kasama sa convoy ang na-rescue. Ngunit sa loob ng mga araw na yon, wala silang nakitang bakas o ni-anino man lang ni Jessica at ni Lori sa mga karatig lugar na kanilang hinalughog. At dito pumasok kung gaano ka-coordinated at kadulas ang kalaban ng US at UK forces noon sa tinaguriang Battle of Nasiriyah noong 2003, ang Fidayeen Saddam Militia. Ang dahilan kung bakit matagumpay na naitago na matagal na panahon si Jessica mula sa intel gathering strategies at technologies ng US ay dahil sa kontrolado ng militanteng grupo ang lugar. Mayroon silang mga underground tunnels na maaaring gamitin bilang primary na daan upang libreng makaikot sa Nasiriyah nang hindi namamanmanan. Mayroon din silang mga eskwelahan at mga ospital na patago nilang kinokontrol upang doon dalhin ang kanilang mga bihag o sugatan ng mga kasamahan. Ginawa nila yon dahil hindi nire-raid ng US forces ang mga eskwelahan at mga ospital na nasa ilalim pa ng Iraqi government noon. Isa rin sa mga taktika ng militanteng grupo ay ang pagkubli nila sa mga passenger bus. Dahil alam ng mga militante na hindi aatakihin ng US forces ang mga bus na may mga lamang sibilyan. Isa sa mga taktika nila ang pagbiblend in sa mga yon upang malayang makatakas sa mga karatig lugar ng Nasiriyah. At para kay Jessica, dinala siya ng mga militante sa Saddam Hospital sa Nasiriyah upang bigyan ng paunang lunas sa mga injury niyang natamo. Ngunit hindi niya sinswerte ang kanyang kaibigan na si Lori dahil dead on arrival na ito sa ospital. Sa puntong ito, hindi open ang US government sa publiko sa anumang impormasyon tungkol sa Battle of Nasiriyah o maski sa sitwasyon ni Jessica. Dahil sa kawalan ng opisyal na statement mula sa White House o maging sa US military, ilang mga haka-haka ang nagsilabasan. Isa na rito ay ang pagmamalupit sa kanya ng mga militanteng bumihag sa kanya. Isa rin sa mga tsorya noon ay ang pagratrat ala Rambo raw ni Jessica sa mga kalaban bago siya tuluyang mabihag ng mga militante. Sa kabila ng kawalan ng impormasyon tungkol sa kalagayan o lokasyon ni Jessica, isang mabuting estranghero na nagngangalang Mohamed Ode Al-Rehaif ang naging susi upang siya ay mahanap. Si Mohamed ay isang 32-year-old na lawyer sa Iraq. Isang araw, nang bisitahin niya ang kanyang asawa na nagngangalang Iman sa ospital. Binulong sa kanya ng kanyang asawa na may isang Amerikanang sundalo na dinala doon ng mga armadong Iraqis upang gamutin. Nang malaman ang balita, malakas na kutubagad ang dumadagundong sa isip ni Mohamed at agad niyang ipinagbigay ang impormasyon na iyon sa mga otoridad. Naglakad si Mohamed ng 10 kilometro papunta sa isang US Marine checkpoint upang ipagbigay alam ang impormasyong kanyang nalaman. Matapos na makipag-usap sa mga Marines, pinabalik siya sa ospital upang kumalap pa ng iba pang impormasyon. Matapos ang matagumpay niyang pagmamanman at ilan pa mga informants na tila ginawang undercover agents ng US forces sa pusod mismo ng teritoryo ng mga kalaban, ikinasa ang rescue operation na mala-Avengers ang Pwersa at Angas dahil sa laki at lakas ng mga kabilang sa misyon na ito. April 1, 2003, umariba ang pinagsanib-sanib na Pwersa ng US Marines mula sa 3rd, 4th, 2nd at 8th Battalion at ilang piling miyembro ng Navy SEALs upang gumawa ng diversionary attack sa paligid ng Nasiriyah. Ito ay para ituon ang pansin ng mga militante palayo ng ospital kung saan nila itinatago si Jessica Lynch. Habang inilulungsad ang diversionary tactics, ang pinagsanib Pwersa naman ng US Army Special Forces o kilala sa tawag na Green Berets, mga Air Force para rescue men
Army Rangers at Delta Force ang naglunsad ng nighttime raid sa ospital. At ang mala-Avengers na puwersang ito ay tinawag na Joint Special Operations Task Force 121. Kita sa preparasyon at puwersa na handang-handa ang US na ipadala ang pinakamalalakas at pinakamagagaling mula sa kanilang hanay upang isalba si Jessica at tuluyang ihinto ang paghahasik ng lagim ng mga militante. Wala pang isang oras, tila effective ang naging diversionary tactics ng Joint Special Operations. Dahil sa buo nilang operasyon, walang ni isang resistance o pagputok mula sa kalaban ng kanilang natanggap sa loob mismo ng ospital. Sa katunayan, walang ni isang militante ang namataan sa loob kundi mga doktor at staff sa naturang institusyon. Ganunpaman, sila ay inipon sa isang sulok at trinatong mga suspect habang kinoconfirm ang kanilang pagkakakilanlan sa isa't isa. Ayon sa isang Special Operations Forces expert, isa itong procedure na dapat gawin dahil sino man ay maaaring maging threat sa mga gantong sitwasyon. At matapos ang smooth at mabilis na operasyon, matagumpay na na-rescue si Jessica Lynch. Bagamat magandang balita ang kanilang nakita, walo pang katawan ng mga American soldiers ang kanilang namataan sa morgue ng naturang ospital. Isa na roon ang labi ng kaibigan ni Jessica na si Lori. Sa pagsusuri ng mga Iraqi doctors, nai-report na mayroong baling kamay, baling binte at dislocated na ankle si Jessica mula sa pagkakatilapon niya sa Humvee ng oras na pasabugin ito ng mga Fedayeen militants. Nang siya naman ay suriing mabuti ng mga US Army medical staff, sinabi sa report na si Jessica ay pinagsamantalahan ng mga militante sa unang 3 oras ng kanyang pagkakahimatay mula sa insidente. Matapos na mai-rescue mula sa nasiriya, si Jessica ay agad trinansport patungong Landstuhl Regional Medical Center sa Germany kung saan siya ay nagpapagaling mula sa kanyang mga injuries. Ilang araw matapos ang pagkakakonfine sa ospital, lumipad naman ang kanyang pamilya mula US papuntang Germany noong April 5, 2003 upang bisitahin ang kanilang anak. At para naman kay Mohammed Odi Al-Rehaif na naging informant ng US Marines noon, siya ay ginawang naturalized US citizen at pinatira sa West Virginia kung saan rin lumaki si Jessica Lynch. Siya kasama ng kanyang asawa at 5-year-old na anak ay in-announce na US citizens noong April 29, 2003. At para sa kanyang serbisyo at katapangan, ilang mga parangal ang nakuha ni Jessica tulad ng Bronze Star, Purple Heart, Prisoner of War Medal, National Defense Service Medal at iba pa. Matapos ang literal na pagtanggal ng gapos mula sa literal na paghihirap, ang dating ikhaus at halos na hindi makapag-aral na si Jessica Lynch ay nakatanggap ng full scholarship sa West Virginia dahil sa kanyang military service. Siya ay graduate bilang Bachelor of Arts in Elementary Education noong December 16, 2011. At dito niya isinabuhay ang kanyang sagot sa interview noong siya ay papasok pa lamang sa US military bilang isang 18-year-old na dalaga. Nang tanungin kung bakit siya papasok sa sandatahang lakas noon, ang kanyang naging sagot ay para makaipon ng pera pang college at maging isang school teacher. Nang tanungin ng kanyang saloobin tungkol sa iba't ibang chismis at kontrobersya na kumakalat ukol sa kanya na nagsasabing hindi niya raw deserve ang mga parangal dahil hindi naman daw siya lumaban hanggang kamatayan, ang kanyang sinabi lang sa isang panayam ay gusto ko lang matandaan ako ng mga tao bilang isang sundalong ginawa lang ang trabaho niya, walang espesyal. Isa lang akong simpleng babae na may pangarap. Bagamat nakabuntot ang kontrobersya sa kanyang buhay, minarapat ni Jessica na iwanan ang parte na yon ng kanyang buhay sa history. Sa kasalukuyan, si Jessica ay isang guro, motivational speaker at isa ng ganap na aktres na nag-star sa iba't ibang mga palabas tulad ng Virtuous, Shake Off the World, Amazed by You, and All I Didn't Want for Christmas. Ang kanyang pinagdaanan sa Iraq sa kamay ng mga Fedayeen militants ay isinabuhay sa isang NBC made-for-TV movie na pinamagatang Saving Jessica Lynch na umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga manonood, kritiko at historians na kinakwestiyon kung gaano ka-accurate o katumpak ang mga detalye tungkol sa mga actual na nangyari. Noong 2007, ipinanganak ni Jessica ang kanyang panganay na babae na si Dakota Ann. Isinunod sa pangalan ng kanyang matalik na kaibigang nasawi sa Ambo sa Iraq na si Lori Ann Pistewa. Patunay lamang ang naging karanasan ni Jessica Lynch na sa gitna ng pinakamahirap na sitwasyon sa ating buhay, meron at meron isang taong magsisilbing guardian angel upang handang tulungan tayo sa ating pagkakalugmok at kawalan ng pag-asa. Kaya kung nasasadlak ka man sa dusa ngayon, idol, huwag kang susuko, ituloy mo lang ang kayod at dasal. Si Jessica Lynch nga, nakaalpas sa kabila ng sugat at pagmamalupit sa kanya ng mga kalaban. Ikaw pa kaya? Kayang-kaya mo yan. Manalig ka lang. Isang araw,
gigising ka rin at nasa gitna ka na ng kaginhawaan. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.